Hello, amigos, amigas, brother and sister. Tunghayan ninyo ang aking reaction about sa mga anti-Duterte at about kay Mystica at sa mga actress at aktor na bumabatiko sa ating Pangulo. Please watch this. Hello, kamustas amigos, amigas, brother and sisters. By the way, I'm your brother Malones again. So, pag-usapan lang natin ngayong araw na ito ay yung mga taong bumabatikos sa ating Pangulo at itong mga anti-Duterte na mga actress at actor na puro lang dada, puro lang pangungutya sa ating presidente. Ngunit ito'y wala namang ginawa. Wala namang ginawang pagtulong sa kanilang kapwa na sila ay may pera naman. Ngunit ang ginawa ng mga ito ay bumabatikos sa ating Pangulo at sirain ang kanyang advokasya para sa ating mga Pilipino. At ayaw ko sana mag-comment nito eh. Yung nakita ko si Mystica na minura si President Duterte at kung ano-ano ang pinagsasabi against sa government. Mystica, ito lang masasabi ko. Wala na bang racket? Wala ka na bang kinikita? Paano kasi nung ikaw ay sikat pa at tumatamasa ng salapi, hindi ka nagtabi para sa iyong sarili, para sa iyong kinabukasan. At ngayon, sisihin mo yung presidente na ikaw ay gutom? Ha? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo, Mystica? Ikaw naman, gab conception. Yung tatay mo ay napaka kapanalig sa Diyos, sa pangalan ni Kristo at ito ay napakabuting ama at napakabuting tao. Ngunit ikaw, Gab Concepcion, ano ka? Ha? Adik ka ba? Ayaw ko na sana magsalita eh, again sa inyo eh, pero hindi na maganda yung inyong pinaggagawa. Imbis na tulungan yung government para magbigay ng tulong doon sa mga kapwa natin mahirap na naghihikaos ngayon dahil sa pandemic na ito, kayo ay puro batikos, ikaw Mares Racal, ha? Ha? Ano ipagmamalaki mo? May pagmamalaki ka ba? Lahat kayo galing din sa kangkungan, ha? Ha? May nagawa ba kayo sa bayan? May naitulong ba kayo? Ano yung contribution nyo sa bayan? At marami pang mga actress dyan na against sa government. Ano yung contribution nyo na itutulong sa bayan, sa mga tao? Yung mga shows nyo na walang kakwenta-kwenta, puro immorality. Ah, walang nakukuhang lesson. At maitutulong sa mga tao, kundi yung walang moral lesson. Yung ba pinagmamalaki yung pelikula nyo, yung mga show nyo? Ha? Tinuturo nyo sa mga tao ay walang pinapakita nyo sa mga tao ay walang moral lesson. Hindi kagaya nung una, yung mga show sa TV ay may mga pupulot kang aral lalo na sa mga bata. Pero ngayon, walang kakwenta-kwenta. Bakit ganun? Ngayon ang mga show sa TV ay walang ka moral lesson talaga, walang ka walang mapupulot na aral kundi yung mga
ka-immorality. Nagtuturo sa mga tao, lalo na sa mga bata, ng kawalang hiyaan. Kaya tama yung sinasabi sa ano eh, sa Biblia na darating ang araw na ang mga tao ay mapagmahal sa kanilang sarili. Mga walang respeto, mga walang mga ungodliness. Babasa natin yan sa Timothy 2 Timothy chapter 3 verse 1 chapter 3 verse 1 hanggang 7 na mga tao sa huling araw ay mga palalo, mga matitigas ang ulo, mga walang respeto sa magulang, mga walang respeto sa kapwa. Dapat kayong mga artista at lumalabas sa TV, dapat yung mga pinapakita nyo, yung tinuturo nyo ay kapakipakinabang dahil kayo ang modelo, kayo ang hinuhuwara ng mga bata, ng mga tao, yung mga subaybay sa inyo, dapat ganun eh. Pero ngayon wala nang talagang kakwinta-kwinta yung mga palabas sa TV. Hindi nakakatulong sa immoralidad ng mga tao, lalo na sa mga teenagers at sa mga bata. Puro na kalayawan at kabulastugan yung mga natutunan dahil sa inyo. Wala nang matutunan yung mga bata at mga tao sa inyo, kundi puro immorality. Parang kayo pa yung nagtuturo sa mga tao na maging masama, lalo na sa mga kabataan ngayon. So, ayaw ko sana mag-comment sa mga ganito eh, dahil hindi ko naman linya yung magbati ko sa inyo. Wala naman akong pakialam sa inyo talaga. Kaya lang, napapansin ko lang, imbis na tulungan nyo yung government natin, kayo pa mismo ang sumisira. Mabuti nga may Duterte. Kung walang Duterte, sigurado mas marami yung patay ngayon. Marami yung natamaan ng virus ngayon kung hindi si Pangulong Duterte yung namuno sa atin. Isipin nyo, ilang presidente nang dumaan mula kay President Cory Aquino. May nagbago ba sa Pilipinas? Wala. Lugmok. Mas lalo pang dumami ang kasamaan, yung nagbibinta ng droga. Kasi kayo, gusto nyo lang kumita ng pera, pera lang eh. Nagpapasalamat yung mga tao dahil may Duterte. Kung walang Duterte, baka naging tulad na ng Mexico yung Pilipinas. Naging drug cartel na yung buong Metro Manila at buong Pilipinas kung hindi si Pangulong Duterte yung nakaupo. Pinagpapasalamat tayo, nasupo yung mga ano na yan, mga addict na yan eh, yung mga dealer na yan eh. Dahil kung hindi si Duterte, nakakasiguro ako magiging drug cartel niyang Pilipinas at maraming namamatay dahil sa mga holdupper, dahil sa mga masasamang loob. Gusto nyo kumita ng pera, aanhin nyo yung pera, madala nyo ba yan pag namatay kayo? Tularan nyo si Leo Marcos. Inuubos yung pera para makatulong sa kapwa. Kayo, mga hayop kayo eh. Wala na kayong magagawa sa bayan. Batikos pa kayo ng batikos, mga walang hiya kayo. So sa mga nanood dyan na anti-Duterte at anti-government, magbigti na lang kayo ha.
kayo yung nagtuturo ng kasamaan sa mga tao para maging masama. Kaya kayong mga matitino, huwag niyong tularan yung mga ganyang klaseng tao dahil hindi nakakabuti. Ang atupagin niyo kung paano tayo iligtas ng Diyos sa huling araw at kung tayo ba ay nakakasigurado na pupunta sa kanyang kaharian. Tandaan ninyo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mababasa natin yan sa Romans chapter 6 verse 23. Manalig sa Panginoon para maligtas. Amigos, amigas, brother and sister. So hanggang dito na lang yung aking video. Maraming salamat sa inyo at sa mga bago nating mga subscriber. Maraming salamat at sa mga dating subscriber na at utang na loob ko sa inyo lahat ito. Dahil kung wala kayo, hindi ako maglakas loob na mag isang vlogger at isang pepechoge na YouTuber na naggagawa ng cover song na walang kakwenta-kwenta. So pagpasensyahan nyo na at hanggang ako'y makakabili ng aking mga magagandang equipments para maibigyan kayo ng magandang entertainment at magandang quality na video. Okay? Maraming salamat sa inyo at ako'y nagsasabing God bless you all.